proceed with the next slide. So our speaker for today is, you guys already saw her, she's setting up earlier with Jasper. Our speaker for today is Chris C. Casas. She is a food stylist and photographer, product photographer, and portrait photographer. And to give you guys more insight about what she do, familiarize with our speaker today. She is a professional food stylist, like I said, and a product photographer. And some of her clients that you may have known are Kenny Rogers PH, Ruby Jack's City House and Bar in Manila, Tori Ichiyaki Tori Bar, and Dickie's Philippines. Well, she has been producing photography, advertising, and visual branding works for clients from the Philippines, USA, and Canada. Now, her images can be seen in restaurant menus, Nikki Dinosaur sa Kenny Rogers ngayon, social media posts, brand sites, catalogs, and fashion lookbooks. So, without further ado, guys, here is our speaker for today, Miss Chrissy Casas. Hi, Chris. Chris, so this is your slide. Yeah, hello. So today, or today I'll be sharing you some of my previous photos first before we go to the actual shoot, okay? So dito, i-share ko kung paano kami nag-style, kung ano yung mga ginawa namin, and the like, yan. So, okay, alright, so, yeah, right? Yeah. Okay, nice. Nice. So, yan. So, first, ito. So, this photo kasi is one of my most memorable photo. Kasi it was, we did a shoot sa Laguna ng 18 R Street for a food brand. Yeah, so intense yun. But ito din yung, yung shoot kasi namin na super complete yung team. As in, yung styling, yung shoot itself, tsaka talagang buong siya for a website kasi. So, for this one, we made sure lang na yung products is parang nasa warmer tone, gano'n. So, actually, before the shoot, we try to talk with the client first kung ano yung mga possible na gusto nilang look sa isang sa isang photo para yun yung ma-achieve namin. Sa mga shots ganyan. So ayun. So we have a photography, videography, food styling na team for that one. So ayun. And isa din yan dun sa mga favorites kasi nga sobrang clean na siya on the get go. So yeah. As in yan na yon nung pati yung pinost. So sobrang proud and nakaka-excite ganun. Tapos, next po. Wow! Ayan. So, yan. Same din. Doon din sa same na brand. Yes. So, ganun din yung ginawa namin. So, as you can see, medyo connected pa rin siya doon sa first na part. So, ayan. So, ginamit din siya para sa website nila. So, for the website, pa-click din ng next photo para yun. Or makita lang din nilang. Very artisan feel daw. Yes, yeah, so parang artisan-ish na feel. So ayun, ginawa nilang ganyan siya. So pang-update doon sa website. Kasi alam ko wala pang website yung brand na yan nung last time. Ayun, so next po. Ayan na, Kenny Rogers. Yeah. So ito naman, isa sa mga parang quick na shoot na nagawa ko na super parang first few parang first or second year ko sa shooting ng food. So ayan, nakuha ko siya. So ito naman yung shoot namin with them is for a quick social media shoot lang siya dapat. Tapos super fun niya kasi nag-aaral pa lang ako ng food photography ng mga panahon na yon and they trusted me to do this shoot. Tapos alam ko if natatandaan ko na tama is, alam ko sila yung lahat ng nagdala ng mga props dyan. Kasi
may specific sila na gusto for a Christmas na. So, ayun. So, basically, ako yung nag-style, ako yung nag-ayos ng mga gamit, ganyan, yung mga props. Tapos ako din yung nag-sabi sa kanila kung paano yung sa box or yung katulad ng sa next photo dyan is kung paano siya naka parang layout sa plate. So, pa-next po. So, basically, ayan. So, para talaga sa Christmas siya. Tapos, ayun, for a layout na for social media. So, ayan. So, alam ko wala na kami masyadong ginawa dyan. I think edit na lang ng mga, ano yun, parang mga crumbs, ganun. Pero, basically, yan na yun. So, I think I used one light and a reflector there para mag, ano lang, mag-brighten up ng konti yung mga shadows. So, ganun, simple lang siya. Pero, di ba, it's ano, effective naman. So, for the next po, nasa next naman. Ayan. So, ito naman, ayan, ito yung parang magagamit talaga ng mga small business owners. So, dito naman sa shoot na to, it's for a restaurant here in Marikina. Tapos, I only shot that using my phone. Kaya, di ba, hindi ibig sabihin na wala kayong DSLR, hindi na kayong makakakuha ng magagandang shots. So, yeah. So, alam ko ito yung time na we are, Jasper and I were planning to do a parang photography vlog. Yeah. Parang vlog. We're doing a vlog na parang yun nga, we are trying to teach other people na even if you're only using your phone, kaya nyong makakuha ng magandang mga shots. So, yun. So, we use one light lang din dito, diba? Yeah. Diba? Yeah. So, one light, continuous light. Tapos, ayun, inayos lang yung mga, ano, yung mga ingredients na para mas mukha siyang, ano, presentable. And, yun na yun. I think, dinagdagan lang yata namin ng oil na konti doon sa mga parts na may highlight para kahit pa paano makita siya. Para mas mukhang delicious sa ganun. So, ayun. Next po. Ayan. Ayan, so this one naman, alam ko is from Cafe Saigon. Yeah, so sa podium siya, isa siyang Vietnamese na food. Yung pasayon, Vietnamese food yung focus nila. And for this one, I shot it using natural light. So sa malaking window, kasi super laking window. Wow. So ayun, and I think mga 3 p.m. yata to, or 2 or 3 p.m. ganun. So kaya medyo malakas din yung ano yung light niya kahit nasa indoors. So we're indoors, tapos ang gamit lang namin is yun nga, natural light from the window, tapos inayos lang namin yung ano yung styling niya para nandun din yung mga ano yung mga sauces. Ayan, makita nyo, tapos isang buong set ganyan. So I think the next two photos are from the same ano from the same set. So, next po. Ayan. So, that one, ibang angle lang. So, usually ganun. Kumukuha din ako ng ibang angle from the same set para kahit pa paano, meron ding pang mga pang-post sa social media, ganyan. Kaya, oo, mga detail shots, ganun. So, next din po. Ay, may ganun talaga. So, ayan, di ba? Mga details lang, ganun. So, don't forget to try and capture the details, ganyan, yung mga ano lang, mga specific shots, ganyan. Yan. So, ayun, next po. Ah, this one, ayan. So, ito yung first ever vegetarian restaurant na shoot namin. So, vegetarian it's kitchen? Yeah, the vegetarian kitchen. So, this one is, ano naman, parang Christmas. So, again, ang dami pala nating shoot na for Christmas. So, for Christmas din siya kasi gusto nila na parang ma-promote yung mga ano trays na dishes nila. So, for this one, sabi ko lang sa kasi ano, ang unang meeting namin with this client is if they have kung ano yung gusto nilang branding ganyan. Kung ano yung gusto nilang feel ng mga photos nila, and they just said na parang gusto nila na medyo homey pa rin yung feel, pero
yung ano agad, yung parang yung product agad yung makita. So we decided na gawin na lang red yung ano, yung background. So lahat talaga, di ba? Halos red para mas mag-pop din yung ano, yung food na which is white, more of nasa white. Ganun, yung plate. So yun naman siya. So yeah. So the next po. Hey dog. Ayan. Next po. Ayan. So, ayan. So, gumawa din pala kami ng for e-commerce nila. So, for this one naman, yung mga photos na nasa ilalim. So, ang ginawa lang dyan is white lang yung background and then parang nasa top or nandun lang yung shot. So, naka-top view lang. So, yun. Para clean lang siya. And I think I use one light here with a reflector na medyo light din. Ah, parang gray. Ah, ano ba yun? Silver yata. Silver. Silver reflector para medyo mas malakas, yeah, mas yung bounce niya. Kasi, yeah, yun. Para lang mas mukhang medyo pantay pero hindi super flat nung kulay. So, next po. May ano tayo? May question tayo, Chris. Ah, sure. Go. Go po. How do you decide sa props na gagamitin mo? Ah, so sa props, usually, depende sa client na din. So kung ano yung napag-usapan yung theme or gano'n. Halimbawa, ang napag-usapan yung theme is medyo, ano ba, parang cozy, ganyan, or parang medyo homey. So, ang mga ilalagay mo na items is yung medyo parang yung madalas nakikita sa bahay, ganyan. Or lagyan mo ng mga plants, lagyan mo ng konting wood, para mas mukha siyang maging parang warm, homey yung feel. So, if ever na halimbawa kailangan na clean siya, bright and clean. So, ang unang-una mong iisipin is ano yung gagamitin mo na backdrop para dito. Tapos, usually, ang masasuggest ko is light din, yung backdrop. Kasi, mga marble, ganyan. So, kaya light no wood. So, tapos, parang, halimbawa, kung marble yung mga ano mo, yung backdrop mo. So, best if maglalagay ka din doon ng mga, either mga porcelain, ganyan. So, better if medyo neutral lagi yung colors ng background. Or parang, magkaka-set siya, or magkaka- family, yun. Magkaka-family yung colors na gagamitin. So, if sabihin natin na gusto nila wood, so better if parang color medyo parang naka-color palette. So, halimbawa, gusto nila ng wood, so pwede dun yung concrete o kaya wood din itself, pwedeng wood on wood, ganyan. So, ganun. Usually, ganun siya. Tapos, in terms of color naman, meron tayong color wheel, so I think better if dun kayo tumingin, if ever. So, ganon. Any questions pa? Sorry. Yeah, wala pa naman. Pero, wala guys, fairly casual tayo dito, so magtanong lang kayo. Kung manisip agad na yung question, go lang. Go lang, guys. Right, sige. Aba, nag-aantay tayo. Go, go. Oo, sige. So, ayan. I think, nasa ba tayo? Ah, ito. So, dito. Ito naman, ano nga ba to? Ah, ito yung shoot namin sa PCCI. So, PCCI is a school, the photography school, which I went to noong around 2017. So, tinuruan nila kami dun ng food and product, tsaka basic photography. So, ayun, parang nung gusto ko na talaga mag-photo, dun ako nag-aral. So, isa yan dun sa mga ano, sa mga makulit na mga shoots. Kasi, yung lahat ng mga nakikita nyo dyan is hindi totoo. So, basically, yung ice cream is not an ice cream but an alternative for an ice cream. So, alam ko, ano, potato starch na meron, konting halo-halo, ganyan. Tapos, nilagyan, basta inano lang namin siya. Parang winip namin siya as if it's an ice cream. And then, meron kami mga Graham crumbs. Uh-huh. Yan, Graham crumbs na mga nilagay para mas magmukha siyang mukha siyang legit. And then we used a vape para dun sa atmosphere. Para sa may para medyo may mukhang fog atmosphere, para siyang malamig. Wow. Sa labas ng
Di ba? Mukha siyang ano, mukha siyang may yellow, ganyan. Mukha talaga siyang malamig. And then, referring sa color palette kanina, ayan, we used blue, which is the coolest, di ba? Parang coolest color possible na kaya natin sa ice cream. Mm-hmm. So, blue and white. So, yung blue nasa likod lang, tapos yung white na nito sa harap lang. So, ganun mm-hmm. lang. Yeah. May question tayo uli, Chris, from Joseph. Any tips sa color wheel? Medyo challenging yung pag-pair ng colors, according to Joseph. Ah, sa bagay, yeah. So, usually, yung ginagawa ko kasi, lalo na pag sa food, if ever na halimbawa, warm yung color ng food, I try to parang look for yung katapat ng color wheel. So, yeah. Halimbawa, sobrang warm nung nung food mo, pwede kang yung sa parang cool colors, pwedeng yun. Halimbawa, yung lahat ng background mo is medyo cool colors, okay lang yun. Minsan halimbawa kung mga browns yung mga pagkain, usually ginagawa ko parang either nasa greens, yellows, or parang mga nasa, pwede din naman mga nasa reds, ganyan. As long as yung parang, kasi meron yan parang yung pwedeng tatlong kulay, ganun, basta, nalimutan ko yung color wheel terms. Pero pwede siya yung parang tatlo na parang pa-letter T, o kaya yung mga quad-quad, ganyan, yung mga pa-X na ganun na color. So yun, usually ganun. Saan ba ako tumitingin ng sa Adobe, alam ko may color palette, color wheel na. Adobe. Oo. So doon pwede nyo din tignan if ever. Parang palette generator siya. So isa yun sa mga pwede nating gawin. Or halimbawa, pwede kayong maghanap Pinterest ng mga color inspiration. Diba? Gusto nyo lang red. So hanap kayo doon, red color palette. Ayan, ang dami nyo makikita ng mga sample na may red na ng mga color palettes din. So pwede kayo doon mag-base. Tapos tignan nyo na lang din yung mga photos ng sample nila. Ayan. So pwedeng ganun. Kung sa colors lang yung I'm not sure, pero sa set mo, one of your set na parang may shoot kang isang food and then yung primary color ng food mo is yellow, parang you can work around the yellow. Kung ano yung color palette na family color ng yellow. So you can work sa ganun. Either yung halimbawa, parang magkaiba, parang complementary color, or yung parang magkakasama sa isang family of color. Kung halimbawa may orange ka na food, pwede naman yung mga reds. I suggest a little bit lighter or darker than your food. Kung halimbawa light yung food mo, darker backgrounds or darker set design is best for it. Kung super dark ng food mo, a lighter set design or background is preferred. Para doon ka sa food nakatingin. So basta doon pupunta yung mata agad. So ganon. Pero in terms of color, ayun nga, parang try nyo muna. Kung halimbawa nahihirapan kayo sa color wheel, pwede kayo mag-try to search doon sa parang color generator ni Adobe, yan, parang yung color wheel, yun, color wheel generator, or sa Pinterest. Madami. Promise. Sawa. Sasawa kayo. Dami ko na rin na-save ng mga color palettes doon eh. So, ayan. Intense pro tip yun eh. Oo. Okay. Should I go to the next slide, Chris? Go! Sige! Yeah, okay. Oh! Ayan. So that one, ayan. Isa yan dun sa mga, di ba medyo simple lang siya, pero isa yan dun sa mga nagawa naming shoot during the pandemic. Ayan. So isa yan dun sa mga shoot na nagawa namin during the pandemic. And it's very it's very simple. Yung light is alam ko gumamit lang kami diyan ng big light source para chill or parang medyo soft yung shadows. Tapos inayos lang namin siya na clean lang yung mga lines ganyan. So medyo may arte-arte ng mga diagonal lines. So, yun. And yung mga ginamit namin na props is yung either medyo ka-color niya or yung white. So, basically, dalawang colors lang yung makikita mo. Tapos, dinagdagan din namin ng mga extra ingredients.
kung ano yung ingredients na nilagay doon sa ano, sa item or doon sa food item para kahit papaano may interest, ganun. May dagdag interest. Ayan. So next. So this one is also done in our home studio. So, during the pandemic na din to eh, di ba? Pandemic. Tama. So, ayan. So, for this one naman, medyo mas dynamic naman yung ginawa namin. So, unlike kanina na talagang simple, parang plain and simple lang siya, dito medyo light siya pero mas dynamic. So, kasi favorites ko din ang strawberries. Eh, nalata naman. So, ayun. It looks like a cupcake house. Yeah. So, for this one kasi, alam ko meron silang parang anim na cupcakes. So, ayoko naman na parang ilagay lang yung anim na cupcakes in a, parang ano ba, parang line in a linear way. So, I did a styling, parang set styling na gusto ko merong foreground and meron ding background. Oo, para magkaroon ng parang mas depth. Yeah. Yeah, parang malaman nila na may depth. And then, I made sure na mababa yung ano, yung focus, yung sa focus. Mm. Ano yung aperture? Yeah. Kasi mga ano, yung aperture ko, ata dyan around. 1.8 ba? Hindi ko sure kung 1.2. I think nasa 2. 2.0. So, ayun. F2, okay. F2. So, ayun, para talagang mag-blur yung shadow, foreground tsaka yung background. Yeah, and then, alam ko, nilagay ko lang yung mga strawberries because I think nakapag without the strawberries, medyo kulang yung ano yung photo. Na-feel and tsaka madaming spaces. Space. Yes. Yeah, na-feel niya yung so, pang-feel lang siya ng mga blank space, ganyan. Tsaka, ano pa rin naman siya, connected dun sa main product. So, yep. Tapos, ayun. Ganon. Tapos one light lang siya, as in directly sa left. And then may reflector lang kami na silver sa right. Para mag-fill in dun sa, ano, sa shadows. Mukhang siyang carnival house. Mukhang carnival. Yeah. So, yan. Ayan. May next pa ba? Ayan. Ay, demo na! Ay, demo! Demo! Ay, demo! Sasayaw na tayo. So, ayan, next, ano na, pakita mo na. So, ayan, so for this one, ano muna, pakita ko muna kung paano ko inaayos yung itsura ng mga products natin. So, for this one, try muna natin mag-shoot ng para sa, parang e-commerce nila. So, e-commerce, meaning yung parang yun yung ipinapakita sa website, ganyan. O kaya, halimbawa, di ba, meron tayong mga ano, yung sa mga damit, gusto nila natin yung parang, ano yung parang sa Shopee, Lazada, yung mga ganyan. So, usually, di ba, ano lang yun? Parang plain lang yung background natin. So, pwede nyo din gawing white to if ever yun yung gusto ni client or yun yung napag-usapan nyo with client. Siyempre, meron muna tayong briefing beforehand or may meeting tayo before to shoot lagi. Yun yung lagi. Guys, I just want to remind everyone that you can do the pin post. Yung screen ni Chris, ipin nyo para you can see a clear vision of what she's doing right now at the demo. So, yeah. You can do it manually on your phone or on your PC if you're on your PC right now. Yes, yeah, please. May question din tayo. Let's go. From Alan. Sige How po. Do you select your reflector daw? Ano po? Sorry? How do you select your reflector? Does it depend on the material ng item? Actually, yung reflector na ginagamit ko is kung ano yung meron ako, usually white. So, minsan, I have my own reflector, pero hindi ako maselan exactly sa material niya as long as matte siya. So, hindi naman ako nag-reflector ng parang shiny. Halimbawa, yung mga parang white na glass, ganun. So, I suppose anything matte na white is a very, very good reflector. Lalo na kung hindi naman harsh yung light na gusto nyo ma-reflect. Parang ganun. So, if ever na gusto nyo na mas harsher yung light, yung parang mas brighter yung reflection, pwede kayong gumamit ng silver or anything na ano, na pwedeng mirror, yan. Okay. Ah, laki!
Ayan, yung parang mga shiny-shiny. So, may silver, may gold, ganun. Pero for me kasi, because I do a lot of shoots, so bumili na ako ng talagang proper reflector. Pero if not, halimbawa, if nasa bahay lang, ganyan, pwedeng bond paper, actually. O kaya yung mga cardboard. Cardboard, mga boxes, or ano yun, yung parang 1/8 illustration board, mga ganyan. So, pwede yun. So, hindi naman ako maselan sa ano, exactly the word. Kailangan may specific na ano na tela or kung ano man na para sa reflector. Pero, I suggest any matte na white kung gusto nyo talaga mag-reflection. So, yun. Right. Yeah. 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 Nasagot na ba yung question ni Rachel? Pamay na lang po yung reflector sa chat. Pamay. Like selling pala. Hindi nyo naman ako na-inform. Pamay na lang po sa chat. Thank you. Chris, may question si Rachel regarding logistics. Paano daw binibigay ng client yung food to your end? Or So, halimbawa kung home, ano ba yun? Parang home shoot, ganyan. Home shoot, yeah. Ang gagawin nyo is, as much as possible, yung item, magbigay sila sa inyo ng photo ng item na nakagawa na. Tapos, ang ipapadala nila sa inyo is, naka-separate or hindi pa talaga siya exactly gawa para kayo na yung mag-design. Pero syempre, if luto na, sabihin nyo, lutuin na nila and all, ganyan. Pero as much as possible, yung mga ingredients is nakahiwa-hiwalay para hindi siya masira. So, in case na halimbawa, katulad nito, yung mga donuts, pwede naman nila na ipa-deliver sa inyo or sila mismo yung, or naka-box na ganyan. Tapos, i-aano nyo pa. Parang aayusin nyo pa. May makeup pa nyo pa ulit, ganyan. So, kailangan nyo siyang ayusin. Kasi, may times na, halimbawa, yung parang mga na flat na ganito, ganyan. If nakikita nyo dito sa screen ko. Or, ayan, yung parang ganito. Ayan, diba? Parang na-flat siya. Halatang naipit sa box, ganun. So, I think, if kaya naman nyo i-separate yung mga, yung mga ingredients, ayun, better if I-pa-separate niya siya or magpadagdag kayo ng mga extra ingredients. Ayan. So I think yun yung main. Tapos pwede na siyang ipadala through ano, through lalamove, ganyan, Grab, or whichever. So ayun, usually ganun na. Tapos ano pa ba? Ah, minsan ano pala, nila-live din namin siya or ina-update din namin si client during the shoot. So, para nakikita nila, if halimbawa may gusto pa silang mga mga ipa-paayos, ganyan. Gawin. So, ayun, ganun. Parang ganito. Parang ganito. Ayan, minsan inaayos pa lang namin, okay na po ba? Ganun. So, minsan nila-live namin in case na na meron silang ipabago. So, if may home shoot, ayun, constantly update the client, ayun. Para at least alam nila yung nangyayari. Tsaka, ayun, ma-advise nila kayo if ever, ay, gusto, hindi ganyan yung yung product namin. Dapat ganito. I remember nung one time may client shoot ka na nilive natin. Yeah. Yung may parang cake na. Yeah. So, yun din yung parang isang way, I think, na parang during pandemic na nakapag-shoot si Chris ng product. Well, live, parang video call. Habang nag-shoot. Para makita rin ng client. So, ayun. So, pag pinadala, kasi syempre, especially kapag magkakahiwalay yung mga items. Ganun. So, yun lang. Nice. May other questions pa tayo from Rachel. Chris, where do you get your backdrops? Most of the time, PVC backdrops po, available sa Lazada and Shopee. Okay na po ba yun? Yeah, actually ito mismong backdrop na gamit ko is salamat from Shopee. Salamat Shopee, exactly. So it's from Shopee. So
Hindi ko lang matandaan kung anong store. Pero madami for photography. Pwede kayo magpabili sa amin. Pwede kayo magpabili. Buy and sell na bigla yung drop business. Dropship na lang po namin. Dropship. So, ayan. So, meron din akong mga ibang ano dito. Ito, ito. Wait, wait. So, actually, the best niya. So, katulad nito, ayan. Ah, that's one of my favorites. Oh, wait. Ay, di pala nila makikita. Wait, ito. Inhawak pa akong kutsara dito sa amin. So, ayan. So, ito, sa ano lang siya, sa Shopee lang. So, magkabaliktaran. Madami, super daming ganito. Parang ano lang siya, maliit na paper. Oh. Pamain na lang, guys. Pamain na lang. Pamain na lang po. Kung gusto niyo, parang bibili na ako ng bago. Second hand pamain, ayan. Pero ayun. So, this is one of my, ano, my backdrops. Tapos, ito din, actually, yung backdrop na nakalagay dito is dual din siya. Isang darker, lighter. Tapos, ito may yellow and green. Hindi ko alam kung nakikita nila. Pero, ayan. Hindi ko na mataas. Anyway, actually, okay nga yung PVC, Chris, no? Kasi, pag PVC kasi, hindi ka nabili ng bili. Kasi exactly. Saka pwedeng i-wipe. Madaling linisan. Madaling linisan. Hindi ka bilhin ng bilhin pag nabasa. Okay lang. Madaling lang siya i-wipe. Yeah. So, meron din akong white tsaka black na PVC. Ganun. So, pwede din naman ito. Yung mga paper, ganyan. Pero makapal naman siya if ever paper. And nakamat. Para may mat na ano, na top. Ganun. Nakamat naman siya. So, pwede nyo siyang punasan. Walang problema. Meron din marble niyan eh. Meron kami niyan dito eh. Marble na PVC na background. Yeah. That's yeah. Cool. Very useful, right? Super useful. Yes. So, ganon, yun. So, I think, super dami. Shopee, Lazada, promise. Maghanap na kayo dun. Tsaka, hindi siya, ano, mura lang siya. Meron pa ako isa yung favorite ko, marble. Kaya mukhang marble yung mga top, ganyan. Cute-cute noon. Ayan, na-add to cart na daw ni Rachel. Dapat si Shopee, in-sponsor to eh. Dapat i-sponsor din tayo kay Shopee eh. Na-advertise eh. Ayun, so ganun. Add to cart mo na sobrang worth it. Lalo na kapag, ano, meron kayong products na sinushoot. And yeah, it's good for food. Punas-punas. Patag na lang si Chris. Patag na lang po. Sa mga shots nyo after. Gusto ko makita yan. Ayan. So, ayan. So, ayusin ko din muna yung, ano, yung ating food product. Ayan. Habang inaayos ko, tanong lang kayo. Go! JM, mag-play ka naman ng nababagay na music sa donut. Yung mas nakakagutom. Sobrang nagugutom na ako right now, actually. I'm not sure with you guys. So, Chris, for this one, anong nirequest sa'yo ng client? So for this one, binigyan kami ni client ng ano, ng freedom to shoot and to style. Kaya mamaya makikita nyo, fun yung styling natin ngayon dito. So ang dineside namin is medyo fun yung color. So pink and yellow, meron tayo dito pink and yellow. Tsaka kasi meron silang mga ibang donut na ano eh, na makulay din. So I think that's nice. Kaya magiging mas ano, mas fun and vibrant yung dating ng mga photos. Pero, more of nasa medyo pastel-y. Ganyan. Para ano, para kunwari, chill lang. Medyo mas bata yung dating. So, ayan. So, for this one, inaayos ko lang siya. Ini-make sure ko lang na medyo hindi siya naka-flat. Tapos, dadagdagan natin siya ng konting floss para magmukhang mas marami. Before natin siya i-shoot. Parang lesser na rin kasi yung ano, yung editing. Kasi minsan sa editing tayo nagtatagal eh. I mean ako, kapag ayaw maglilinis ng todo, ganyan. So usually sa editing ako nagtatagal eh. Kaya better if dun pa lang sa photo, maayos-ayos na. Para lesser na yung time mo to do other stuff. Yan. Para lesser time yung editing, ganyan, yung post-process. Kasi yeah. Minsan okay na siya pag ano, on the get-go eh. Pero I suggest na medyo i-edit nyo pa rin siya after, lalo na if yung phone nyo is medyo undersaturated, yung kulay, ganyan. So, yun. Pero, what... Iwasan yung mindset na yun eh. Oh, pero yung what I mean with editing is yung ano ah, yung talagang chine-change na yung itsura. Yung manipulation na. Oo, mahirap. Kasi yung sa ibang, di ba sa ibang phone kasi wala naman eh. Walang pang ano, pang... pangtanggal ng mga ano, mga ganap, ganyan. So, wala masyado.
So usually meron ako mga ano eh, mga nagiging clients na yun nga sinasabi nila na phone lang kasi meron sila and hindi nila ma-edit ng tama sa phone ganyan. Pero ayun. So minsan sa ayos lang. Actually dun, yun yung mas matagal sa mga food shoot eh, yung ayos-ayos, yung paganda ganyan. Parang makeup ganyan. Yeah, could not agree more to that, Chris. Yeah. Yung styling talaga. So, for ano, for this donut, Chris. Yes. How do you know kung paano mo siya i-style? Like for example, 'di ba may binigyan ka ni client ng flavor. Mm-hmm. So ikaw, saan mo nakuha yung bukod sa Pinterest? Bukod yung inspiration siguro mo. Bukod sa Pinterest, I think sa ano, sa parang attitude or character ni client. Kasi syempre, makakausap mo naman sila beforehand eh. So, if halimbawa mas reserved sila, basically, una kong iisipin is, baka ang gusto lang nito medyo mga neutral, ganyan, neutral colors, ganyan. Pero kung halimbawa medyo bata-bata pa, yan, katulad natin, mga nasa 18 lang, ganun. Ano? Syempre, gusto natin medyo fun, vibrant yung ating mga products. So, ganun. Kapag ano sila, sa depende din sa ano nila, sa products pala. Kung halimbawa pang matanda yung ano nila, yung target nila. Ayan. So medyo mas ano, reserve yung gagawin nating styling. Pero kapag medyo fun and vibrant yung mga gusto nila, ayan, gagawin nating fun and vibrant yung ating styling. So right. Usually ganun lang naman eh, either pili ka lang kung colorful or not. Yun lang siya. Ayun guys, ayun nga, to add lang sa sinabi ni Chris, always consider yung target audience for your products pagka ng product photography kayo or food photography. So dun yung malalaman yun. Kung ano yung patok na style for them. Yes. Okay, may isang question tayo dito from our audience, si Aaron, Paul, or Ronce. Do you shoot more on DSLR camera or mobile photography all the time? What is the best cam when it comes to shooting food photography? Ay nako, ayan tayo eh. So I think what the best camera for food photography is anything that you already have. As long as nakakashoot yun. Or as long as yun yung meron kayo so far. Pero if you are pursuing professional photography, I suggest buy a DSLR. Kasi iba talaga yung ano, iba yung details na kaya niyang makuha. Iba yung colors na kaya niyang achieve. Kaya, ayun. So, if professional yung gusto nyo, I suggest a DSLR. Kahit yung mga beginner DSLRs, entry level, walang problema. It can do the job, promise. Ang pinaka-suggestion ko, if gusto nyo talaga mag-photography, is light. So, proper light. So, hanap kayo lagi ng proper light sa bahay nyo. Agree. Sa workspace. Katulad namin ngayon, ang ginagamit ko ngayon is ano, is Godox SL60 na light na continuous light. So with that, mas nakukuha ko yung parang ano ba to? Yung kulay and yung light na mas gusto ko any time of the day. Kaya tayo nag-iinvest sa equipment. Shopping na naman. Pero if it comes sa gears, I think whatever you have na sasakto doon sa ano mo, sa shooting style, ganyan. Wow. Kahit phone nga lang, di ba? Kanina may pinakita ko sa inyo na phone photo. It works then. Kaya talaga. Yeah. Oo. May konting edit pa nga lang. Pero still, kung ano yung meron kayo, yun. Parang halos habol color na lang nga tayo pag mobile photography. Pag mobile. Oo. Habol ng kulay na lang. May times na undersaturated. Yung iba, unless naka-iPhone, yeah. Maganda sa photography. Nice. Ano, speaking of lights, may isa pa tayong question. Ooh. From Gabriel Cruz. What can you recommend na strobe light with model light or continuous light? Actually, ang ginagamit ko sa studio is Elling Chrome. So, it's really good kasi ang lakas ng ilaw niya. Pero halimbawa kung ano, kung mga small shoots lang or parang medyo nasa budget friendly, sa Godox. Godox, so, definitely Godox. Super maayos yung mga super Godox budget friendly lights. Ng, yeah. Not to mention, it's very parang color accurate yung battery. Oo, tsaka pinakamalapit.
Kasi ano eh, yung bato ng ilaw niya is pantay-pantay, yeah. if tama yung term ko, compared doon sa mga external flash, ganyan. So, I think ang biggest advantage ng continuous light is, what you see is what you get. Oo. Kung ano na yung nakikita mo, yun sa, na rin yung... Sa screen mo, yun na yung... So, I suggest, if halimbawa kung ayan, yung mga photos is food or product na hindi naman talaga sila magalaw, ganyan. I suggest, kuha kayo ng mga continuous light, pero brand is either Godox or Linchrome, yun talaga yung mga best na naano ko. So, for budget-friendly Godox, for medyo, kung gusto nyo, parang nasa professional end na kayo, I suggest Linchrome. Ayun. Ayan. Tama ba? Di ba? Parang brand yung narinig ko kanina. Yun lang. Yun lang. Bow. Before we proceed. Bow? Ano daw? From Rachel Montelibano. Ano-ano ang must-have in terms of props? Oh, props. Ako kasi, personal ko lang naman. Ako kasi, maano ko eh, ma-wood. So, I love wood kasi nga it adds warmth to your products. Pero kasi for this one, parang mas okay sa akin yung ano eh, yung fun vibe. So, medyo ano eh, reserve si wood eh. Pero kasi diba, it adds warmth. So, for me, kung gusto nyo na parang medyo, yun, parang ma-warm, ma-Christmassy, parang ma-woods yung dating. So, I suggest yung mga parang wood na mga... Ang tawag doon, trays. May parang wood na mga small plates, ganyan. So, pwede nyo siyang gamitin. Or kahit nga, yung wood lang mismo, gamitin yung ano eh. Gamitin yung, ang tawag dito. PVC na. Oo, yung parang backdrop. Meron siyang, meron si Chris, PVC version ng wood. Yes. Pag nakalatag niya siya sa set. I think nandito. Convincing effect niya. Pakita mo, Chris. So, ayan. Add to cart mo ulit. Pamay na lang po. Meron tayo dito parang wood. Alam ko eh. Wood like. Where's it? At wala. Ginamit mo ba? No. Just ask. Oh, here. Ayun. Okay, ito din ako. Ito. Right. Isa-isa pa lang part. Ah! Sorry, doggo. Ayan. Ayun, no? Wow. Ayan. So, either totoong wood or yung parang ganito, PVC lang siya, na parang wood. May ang likod pa to. So, ayun. Magkaiba din siya sa magbaliktad. So, pag binaliktad mo, yeah, magkaiba yung ano niya, texture kumuari. So, ayun. So, ayan. Isa to dun sa mga pinakagamit ko. Pinaka-useful. Kasi madalas gusto nila medyo warm yung tone eh, ng mga clients. So, okay. Magaling i-mix and match ng kahit anong... Yeah. So, kahit gawin mong white, yeah. Black yung mga ano mo, or kahit halimbawa may konting bluish, ganyan, maganda siya eh. Mm-hmm. Blue, reds, ganyan. Yeah. So, maganda. So, ayun, fan, super fan ako ng wood. Nice. So, if ever makikita niyo yung kanina, di ba yung mga sa past shoot, lalo add na yung... Add to cart na, guys. Add to cart na. Pamain na lang, guys, sa chat. Thank you. So, yun. Pasenda lang po ng stars. Thank you. One of my faves. So, para sa Sokmed. So, ayan. Wala. Ito ang shoot mo today. Para saan yung mga hinihingi nila sa'yo? So, for this one, ayan, yung ginagawa ko na shoot is para sa ano nila, social media. So, pwede na, pwede isa-isa. Parang meron silang ano, parang meron sila yung parang per flavor. Ganun. So, usually, yung ginagawa ko, laging merong space sa sides. Kung kaya yung mas malaki, kung halimbawa, meron kayong DSLR camera or malaki yung kayang ano, kayang, ano ba, pixels ng ginamit yung camera, I suggest maglagay kayo ng space sa sides ng photo. In case nag, halimbawa, lalagyan nila ng text or logo, ganyan. So, this one is for social media muna. Ay, parang ano, parang e-commerce, ganun. Parang for e-commerce nila. Kaya hindi pa tayo nag-style ng bongga. So far, kapag nagsushoot kasi ako ng ano, ng mga food, usually, laging merong isang simple
na plain lang, tapos yung isa naka-style. Ganun. Ano yung nangyayari. So, for na, ganyan lang muna yung sa parang simple na style. And ayun, nakita nyo to. May extrang floss. So, make sure na laging may extra na ingredients na ibibigay sa inyo yung client para hindi kayo mahihirapan mag-ayos ng inyong shoes. So, tayo na. So, I'll proceed to styling for the group shot. So, ayan. Na-try na ako mag-style for the group shot. Okay, how about you? May question tayo dito. Go! Ano? Ito na ito. How much is your rate per product and how many products per shop? Usually, kapag ako nag-shoot, laging per layout. So, per layout ang ating rate. And hindi kasi fix yung rate ko. Depende sa needs lahat ng client. So, if a client, halimbawa, a client just need to shoot lang ako, parang basta mag-shoot lang ako, iba yung rate nun compared dun sa mga may kailangan pa silang props, may kailangan silang additional na ganito, ganyan, editing, gano'n. So, it's not ano, fixed. Pero, I suggest kailangan hanapin nyo muna kung ano yung kailangan ni client before you give the rate. Kasi as much as possible, parang all-in-one na ako. Ano yung kailangan nila, yun na yung ano, yun yung i-provide mo. So, yeah. I think doon kayo mag-base. Hindi, kasi, di ba minsan may kailangan pa tayong bilhin na props, may kailangan pa kayong bilhin na ano, na ingredients, ganyan. So, para walang gulatan, ganon. Pero, if halimbawa, di ba nagsisimula pa lang kayo, pwede rin kayo na mag-ano, suggest ng mga parang ex-deal, ganyan. Para lang magkaroon kayo portfolio, ganun. Actually, doon din ako nagsimula. Kasi I just love eating, I love food, and obvious naman. Pero, ayun. So, pero sa rate, wala talaga akong exactly na maibibigay sa inyo na price unless I know what you need from me. Ayun. Ganun siya. Right. Okay ba, Aaron? Nasagot naman ba? So, okay, we have another one pa, last two from the same person. Go. From Ayin ba? So, dalawa yung question ni Ayin. Una, what is the preferred angle for food photography? Pangalawa, where do you get your backdrops? Ayan, okay na? So, ayun. So, first is, yung backdrop natin is nakukuha sa Shopee. Ito, yung mismong backdrop natin ngayon nakukuha sa Shopee. Tapos, ano yung first question? Nawala sa akin yung first question. Ano yung unang question? Ano yung isang question? Another question is, what is the preferred angle for food? Angle. Yeah. Yun, nawala eh. So, kasi kinakausap mo, kulit. Anyway, ayun. So, the angle ay, yung parang main or go-to angle ko is 45 degrees. So, usually ganito, ayan. Yung medyo, may konting angle lang siya from the product. So, ayan, mga ganyan. Yan yung go-to angle ko. Yung nakikita nyo dun sa taas. Tama, ayan. So, kapag kasi nasa baba, or parang yung pinaka eye level niya, is this one. Diba? Pero ang go-to angle ko lagi sa food is around here. Ayan. Ganyan, 45 degrees. So, I think most food are good na ma-shoot ng gantong angle. Tsaka safer. Ito yung ano ko. Safer na parang angle sa lahat. Tapos, the next fave is yung ano nga, yung top shot. Ayan. Kasi nakikita agad lahat ng food. Especially if medyo mababa lang yung food item. Pero, for example, if medyo mataas siya, ayan. Gawin natin example ito, yung toothpick.
if ever na mas mataas siya, I suggest ang first go to nyo is medyo ganun din 45 degrees pero medyo pwede din kayo bumaba na hanggang dito. Sa parang eye level na siya. Good din 'yun. Pero go to talaga 45 for food. Kasi kita lahat ng details, kita lahat ng ano ng food items. Maganda yung ano niya, maganda itsura ganyan. Saka clean 'yun. So, yep. Yun yung suggest ko na inyong angle. So, yun. So, ayun. May question pa ba? Meron pa. Oo. Ito naman from Christian. Magkano po ang range ng price per layout? Ah, usually per layout, lagi ka, I think for this one, again, kailangan mo munang malaman yung lahat ng prerequisites, ganun, ng inyong client. So, pero halimbawa kung shoot lang, I suppose per layout kasi is 3 to 5 photos per layout usually yung ginagawa ko or mga binibigay ko. Pero wala pa yung editing, ganyan. Pero if may editing, I suppose baka around 3,000 to 5,000 per layout unless kailangan nyo din ng food styling. So, ganon. Lalo na kapag ano, pag commercial shoot. So, yun yung mga suggested rate. Suggested rate for that. So, yun. If ever naman halimbawa, parang home shoot, ganyan-ganyan, or wala na kayong gagawin na ibang styling, pang ano lang, e-commerce, usually, alam ko, hindi ko lang sure exactly ngayon yung rate, pero parang around 1,000 to 3,000 yata per ano, per layout kapag sa ano, sa e-commerce, ganun. So, ayun. Hopefully, parang kahit pa paano na ano yung range nyo, medyo umayos. Yun. Anything? Next. May next question pa tayo. From Cito. How many photos or shots do you do per food item or angle? Meron bang number ng safety shots na you take? I don't think so. Kasi it depends kung ano eh. Kung maganda na ba yung photo. Kasi minsan meron ka pang mga konting tweak, so may times na hindi siya makukuha ng 10 shots lang. Ganyan. So, I don't recommend na ilimit nyo ng todo, pero I think yung editing, sa editing kayo mag-limit. Halimbawa, pipili lang si client ng 10 shots for editing. Ganun. Kasi syempre, si editing is the most, ano eh, the most matrabaho. Ganun. Na part. So, if ever na halimbawa, papa-edit pa sila, I think doon ka mag-limit lang. Kasi hindi mo naman talaga ma-edit yan lahat-lahat, I think. Kasi usually, kahit sa ano eh, sa mga, kahit hindi food, minsan, ano, parang hundreds of photos yung mga kailangan or mga kailangan mo makuha before you get the right shot. So, yeah, I think, wag ka mag-limit doon sa mga kaya mong i-shoot. Na mga angle and all. Pero, I think limit dun sa mga i-edit. If ever na halimbawa, mag-additional sila. And then, add rate for that editing. Ganun. Right. Yeah. May nilipasan pala ang question. Isa pa kay Dijon. John? Oh. What if usapan nyo ng client is mag-shoot lang kayo and then they said na ready na lahat but upon getting there, hindi pala okay yung setup. So, what do you do? Ah, yun. First off, if ako halimbawa, ako yung mag-shoot doon, magsasuggest muna ako kay client. Kailangan ko siyang kausapin na, ma'am, sir, medyo kulang po ng ganito yung set natin, ganyan. Parang iba po yung setup na nagawa natin compared dun sa gusto nyo, ganyan. So, basically, kausapin muna si client. Then, mag-suggest ka ng mga pwede mong gawin. But make sure na i-mention mo sa kanya na it's an additional service from you. So, syempre, hindi naman tayo pwedeng, may times kasi na parang, ano ba, parang pumapayag tayo sa mga gusto ni client, but hindi pala siya kaya ng, ano, ng budget, ganyan. So,
approve, pa-approve nyo. If halimbawa wala, hindi talaga kaya, then make do with what you have, pero make sure na mag-suggest ka pa din kay client. So, kung halimbawa taga hindi maganda, ganun, hindi siya okay, suggest it to them. Para, or ipakita mo, ganyan. So, yun. Make do. Yes. Ito parang magandang follow-up question din to, from Ayin. Do you have any tricks on how to make ugly food pretty? Food styling. yun talaga, promise. Kasi may, katulad nito, di ba? Yung floss. Yung iba, napapangitan dyan eh. Pero if you try to make it prettier, parang mas, parang mas mukhang artisan. Oo, parang artisan, ganyan. Mas ano siya? Artisan. Oo, parang artisan, ganyan, ganyan. Tapos lagyan mo ng mga arteng props dyan sa gilid. Magmumukha siyang mas maganda, di ba? So, I think, yon. Minsan, ginagawa nila sa props. Yan. O kaya, minsan, parang pa-epic na kunwari, backlit. Backlit talaga. So, ayan. Pang reverse psychology sa client yun. Pag nila gusto, sabihin mo lang, it's artisan. Artisanal. Sira. Ito, isa pa. May question tayo from Aaron. How much does your client give you, how much does your client give you more days to finish the said photography or how many days before the deadline? Siguro yung average. Sa editing ba to? Sorry. Sa photography eh. Siguro kung it would be better if you can give us an idea kung ilan days ka inabot sa photography saka sa editing. Yung whole package na. Okay. So, for the photography, usually one day lang. So, lahat yon in a day. Pero, yung pre-production, yon laging a week before, kailangan medyo clear na kayo ni client. And then, a day before, mag-a-update ka pa na, ganito po yung napag-usapan natin, ito po yung itsura, blah, 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 blah. So, just to make sure na yun pa rin yung gusto ni client. And then, sa editing, usually, ang binibigay ko kasi sa mga clients is around 10 days, ganun, 10 to 15 days. Depende sa dami ng mga photos na gusto nila. Pero, usually, nakakasend ako within 5 to 7 days lang. Kasi I also make sure na, syempre, parang ma-exceed yung expectations. Pero kapag kasi masyado kang busy, syempre, kailangan mo ng extra time para sure ka na maipapasa mo yung mga edits mo, ganyan. So, ayun, siguro isang tip na medyo mag-adjust kayo sa mga binibigay nyo na deadlines para hindi kayo mag-hold. Right. Yarn. Eto, may nag-request, Jasper. Si Jed. Nag-request. Pwede daw ba makita yung setup nyo ngayon? Hello? Pwede daw makita yung setup nyo ngayon. Lahat, pati photo, video. Yung lights daw gusto niya lang makita. Sige po. Pwede po. Para ako nasa dark web, pinapagawa ko. Gusto ko nila yung dark web. Ano yung mga gusto nila ipagawa? Ano yung mangyari sa donut? Sa key light ni Chris, here. We're using Godox SL60. And then the rest of the set is mga wala, ilaw lang para sa sarili. Ano man nilagay ko lang ng folder para mag-scuno. Ay, hindi na kasi yan kasama sa set. Hindi, mga tito lang. Sabi nila. Ah, sa buo. Hindi, yung actual set. Ayan. So, maliit lang yung space. Maliit lang kasi space. Mukha lang siya malaki sa video. Isang table lang siya, promise. Actually, dalawa kasi yung may dito. Ay, stand yung gamay mo. Oh. Ayun, sobrang liit lang. Ito kasi, for the food, parang mga extra stuff, nandiyan yung mga plates mo, yung mga pang style mo, then the other table is for your shooting purposes. So, kaya nga sabi ko sa inyo, kahit small business kayo, kaya nyo talaga mag-shoot agad ng mga products nyo. As long as you have a good light. So, if ever na halimbawa, talagang hindi kayo makabili ng maayos na pang continuous light, pwede yung ano yun, yung para sa makeup?
Yung ring light. Ayan, pwede yung ring light. So magandang source of light yun para maggumanda rin yung mga photos nyo. Eto, so, speaking of setup, may follow-up question from Apple. Ano yung best setup for large food items like cakes? For cakes, I suppose, ayan, medyo malaki yung kailangan mong ano doon, space. So, I think parang kung magkakaroon ka ng ano doon, ng setup, make sure na meron ka ring background. So, I mean, background na literal na nakalagay sa wall, ganun, or yung table mo nakadikit sa wall itself para mas mukhang clean or mas mukhang malaki yung ano mo, yung shoot area. So, isa pa is pwede ka ding maglagay or pwede mong ilagay yung cake sa ano yun, yung parang cake stand. So, yun. So, maganda rin yun para magkaroon ka ng ibang options na maglagay ng mga props or whatever sa baba. So, ayun. Nasagot ba? So, kasi cakes eh, di ba? So, yeah. I suppose ganun. Yun. That. Next question, please. Nakamute pala ako, reset. Hindi ko nagsasalita. Okay, meron pa tayo isang question from Russell. Anong software ang ginagamit nyo for photo editing? Ako, dalawa. Lightroom and Photoshop. So, usually Lightroom, especially for color correcting, ganyan, adjustment ng kaunti. Then, kapag halimbawa meron akong hindi ma-adjust or matanggal sa Lightroom, and then, I use Photoshop for, ano naman, for cellphone. May Lightroom din sa cellphone, so yun yung usually gagamit ko, or Snapseed, ganyan. Snapseed, yeah. Yeah, oo. Yun yung mga okay for me na ano. Ano, ito, may follow-up po question ako sa'yo. Go, girl. Meron ka bang mare-recommend na photo editing tool? Siguro pwede na yung light, katulad siguro nung Lightroom sa phone, for small business owners na hindi naman talaga forte mag-gumamit ng photo editing software like Photoshop. For ano, for phone, no? Snapseed for phone. I love Snapseed. Kasi madali siyang gamitin. Or kung halimbawa hindi kayo maka-decide or nahihirapan talaga kayo, Instagram. 'Di ba? Pwede mo naman i-download yung photo mo na inedit doon ganyan. Bawa kulay-kulay lang yung gusto mong i-edit. Ayun, pwedeng Instagram. Pero if meron talaga kayo ayusin, I suggest Snapseed. Okay siya kasi napakabilis lang, promise. Bilis lang gamitin. So, yun. Except for, ano, Lightroom. Ay, shucks. Nice, okay. Napa-download na ako ng snaps. Kasi kahit ako minsan, yun lang yung pinang-i-edit ko. Kasi yung bilis lang. Mabilis lang siya. Nakakatuwa. Kala mo naglalaro ka lang sa phone. Right. Okay. So, para pala dito sa, ano, sa... What do you call this? A group shot na ba tawag mo dyan? Oo, nasa group na to. How many layouts do you usually do? And how do you usually conceptualize yung pag-layout when it comes to group shots? Nawala ba? Nawala pa ako. Oo, nawala. Yeah. Right. Sa group shots, usually ginagawa ko kung ano yung mga medyo magkakulay. Yun yung pinagsasama-sama ko. Ganun lang siya. Yun lang ginagawa ko. Yung as much as possible kasi maging cohesive yung look, yung buong look. So katulad nito, madami tayong colors and flavors. May mga dark pa doon na ano, na donuts. Pero I decided na doon tayo sa medyo light and parang reddish pinkish na kulay. So yun. Kasi pink din yung ano natin eh, backdrop ngayon. Yung pink din yung backdrop natin ngayon. So, yep. If magde-decide kayo ng color, well, madami. As much as possible, nasa isang family sila ng colors. Kung lahat, katulad nito, lahat medyo caramelly yung colors, ganyan. Browns and whites and may isang red na sa gilid. Kaya ako siya nilagay sa gilid kasi medyo super nagpa-pop siya. So, ganun. Ano lang, nasa family pa rin ng isang color, ganun.
If dark, dark. If light, medyo nasa light. Yun lang. Okay. Any more questions, guys? Feel free to chat up your questions lang. Very casual lang tayo dito, as you can see. And very attentive naman si speaker natin sa lahat ng questions ni Jesus. Please, huwag na kayo mahiya, magtanong lang kayo dyan. Because ang purpose naman talaga nito is for everyone to learn from industry professionals like Chris. Eto, may isa pa ang question. What are the best lenses for food photography? From John. So, yung food photography kasi parang product din siya. So, I suggest if you can manage or para may budget ka, 24/7, the best siya. Kasi pwede mo siyang pwede siyang medyo ganito para sa group or pwede mo din siyang i-zoom in para sa medyo detail. Pero if halimbawa maliliit yung products mo, yung food mo, I suggest a 100mm. Yung basta sakto na pa 100mm. And if possible, may macro. Kasi, yeah, details. Alam nyo na, details. So, ayun. Pero for me, ginagamit ko talaga 24-70. It's my, actually, lagi nga ako madalas naka 70mm. So, yeah, I think mga naka-zoom, mga zoom lenses is good. Para pwede kayong zoom in, zoom out, especially if meron kayong parang mga outdoor shoot, ganyan, outdoor shots. Yan. Right. Nasagot naman ba, John? Tama ba? Napapag-pronounce ka ng name mo. Dapat pala, Chris, naglagay ka na ng dyan eh. Dapat nilagay mo na yung ASMR mic nyo ni Jasper eh. Dito mismo. Kagatin na ba? Kagatin na? Maglalagay ako ng kagat shock. Kagatin na ba to? wait, ayusin ko. So, ano pala, speaking of pagkagat, so, can you tell us some more about yung flow ng pag-shoot mo? Parang for example, di ba, syempre, unahin mo yung mga clean shots muna and then sunod yung good shots. Then, what comes after? Ano yung tamang pagkasunod-sunod para pinaka-efficiently magawa yung shoot natin? So, usually ginagawa ko kasi sa mga shoots, yung pinaka-ano muna, yung pinaka-madali muna. Parang alam, ganito, yung mga katulad kanina, yung mga isa-isa muna, ganun. So, gawin nyo, parang, basta lahat ng mga products siguro, isa-isa. If sa totoong shoot ha, kasi ito parang midadali lang natin eh. Pero sa totoong shoot, I suggest yung pang e-commerce muna kung may pang e-commerce para maganda pa rin yung photo, maganda pa rin yung food kahit after na, ganyan. So, yun. Tapos, proceed after to the group shots o kaya dun sa styled shots kasi usually sa style tayo nagkakaroon ng ng mga parang yung mga tapon-tapon ng mga ingredients ganyan o kaya may action shots so doon talaga nagkakaroon ng parang nasisira na yung yung food item ganyan o kaya may dinadagdag minsan na na inedible ng mga ingredients ganyan or items ganoon so I suggest yun muna. So, mga lahat ng simple and then pa-komplikado. So, kaya talagang if meron kayong corporate na client, it's better if you have a team. So, kaya naman siyang one-man team, but it's better if you have a team para mas mabilis din yung flow. So, magdidirect ka na lang, di ba? Kung ano yung gusto mo. And, yeah, hindi ka na magpapakahirap na ikaw lahat. Ganon. Eto. Ano daw yung price range ng food photog shoot? Sabi ni Resel. Siguro sa mga small businesses, usually it ranges around 5 to 10K. Yun yung parang allowable income nila. Pero kapag sa mga corporate, usually, kasi may mga tax pa yan and all yan. So, I think nasa around 25 to 60, ganyan. Depende dun sa kailangan talaga ng client.
So, yun. If may team ka, usually, pinakamababa doon lagi 50 na agad. So, pag team siya, lalo na pag corporate. So, yun na. Tagang basic rate. Ganyan. So, I suggest, ayun. Yun yung mga ano nyo. Yes. Na-affect ba? Na-affect ba yung... hindi, ano na lang pala. I mean, can you give us a range ng rate depending sa dami din nung contents ng menu? Kunyari, lahat nun i-photograph mo, di ba, isang full set menu. Like, para mag-idea sila na kunyari, itong milk tea shop na to, may limang milk tea lang naman sila na papashoot. How much should they charge for that? Ganun. Depende sa dami ng mga ipapashoot nila, nag-a-adjust din yung rate. So, yung mga binigay ko, mga ano lang, estimate lang yon with parang may photo for menu, tapos may mga group shot konti, ganyan. Pero, yeah, nag-a-adjust din. Halimbawa, tatlong shots lang, ganun. Ay, parang tatlong items lang, ganyan. So, mag-a-adjust din kayo. Kaya nga siya per layout, ganun. So, yeah. Na-adjustin yung rate niya. Depende sa dami ng food items. Alright. Eto, may isa pa tayong... May nakikichismis lang ng question. kayo daw ba yung nag-shoot ng Halloween ng North Factory? Hindi. Ngayon pa lang ako nag-shoot for North Factory, actually. First time namin mag-work with them. First time to work with them. Yeah. Pero this is a client shoot already, and yan. So, yeah, di pa. Ngayon pa lang. So, next time, baka makita nyo itong mga to. Paano nyo pala sila ano, nakuha? You mentioned nung dinidiscuss natin yung talk na you want to impart your knowledge mo from... As in, end-to-end version ng process mo. For simula ng gaining clients hanggang sa natapos mo na nabigyan mo na yung product shoot nila. So, for this one, how did you start? How did you get this project? Actually, from Jasper. So, parang nag-suggest lang siya na if you are willing to do a shoot. Yung friend ko, naghahanap siya ng... Mag-shoot na for their products kasi mag-launch nga sila. Yun, so... So yun, referral! Nire-refer to si Chris kasi video guy ako. Hindi ako magaling mag-shoot ng food, si Chris. Food master. So yun, usually ganun, referrals or hello, pag nakita nila yung portfolio, ganun. Yeah. So they ask or they are, ano, pag interested sila, ayun, they usually, ask for word the page. Usually word of mouth na lang. Friend of a friend, yun. So, yun, usually ganun. Sa ano, sa word of mouth siya talaga. Parang nire-refer, ganyan. Mm-hmm. Tapos yung iba, ayun, nag-email or nag-a-ask sa Instagram or sa Facebook na page. So, ayun. So, it's better if you also have, your social page, media. Social media handles, page, basta page, na kung saan nandun yung mga photos, product, yung mga shots nyo para mabilis nyo na lang ipapakita. If kaya yung website, better, ganyan, maganda yun. Pero I think to, parang in general naman po, hindi lang din na-apply sa food photographer. I think ang pinaka-best talaga to have is website. Kasi website kasi yun yung calling card natin whenever we meet people, sa labas, ito ganyan, pag nakita natin na, pag may na-meet tayong potential client, very easy na ibigay yung website. Na parang, lahat ng, everything they need to know about you is nasa website nila. Kaya, again, ang pinaka-recommend ko, on my perspective lang naman, is website. Yeah, I highly agree. Kasi, lalo na if you're trying to land global clients. Yeah, global, big clients. Teka, baka naguguluhan siya kung sino nagsasalita. Sana, hindi ako makita. Dito ka. Ay, hindi pa rin ako makita. Nag-operate siya ako eh. Yung isa palang nagsasalita, mga guys, yung isa nagsasalita is our previous WSB speaker, si Jasper Lawan. He's the video guy. So, yung mga hindi naka-attend sa talk ni Jasper, you can find it on our YouTube channel. Yes, may YouTube channel kami. Wow. Tulungan nyo kami mag-monetize. Tulong! Okay. So,
I see na ano, nagbago na yung layout natin. So, pang ilang layout mo na to for this shoot, Chris? Ano na ba to? Apat? Apat na yata. Oh, ayun. Parang fourth idea or layout na siya. So, ayan. Actually, iniikot-ikot ko lang yung mga products para magkaroon ng ano, ng iba-ibang ano ba? Main subject. Ng main subject ang ating mga shots. Tapos, syempre, sila na yung pipigil na after ko. Ano yung mas natripan nila, ganyan. Okay, nice. At parang ano lang kayo, play with what you have. Parang laro lang siya eh. Yan, so kakagatin ko na to, guys. Kakagatin ko na siya, promise. Gusto mo, ikaw na kumagat, Jasper. Really. That's my job! Ayusin mo yung kagat. Dapat maayos. Maayos na kagat. Diyan na. Diyan. Sabi yung tanong pagkagat. Maayos na kagat. Kasi gusto niya rin kumain eh. Yan. Kailangan yung kagat na. Yan. Tapos aayusin ko pa to. Yeah. Ang technique doon is kailangan para kang dinosaur kumagat. Dapat may chop doon sa unat. Yeah. Professional eater. Professional food, ano? Ano ba yung biter? Professional food consumer. Wow. Yung maganda yung ano mo, bite mo eh. I'm sorry. It's okay lang, okay lang. Sarap. Thank you tuloy ako. Gusto ko na din mag-bite. Kain na kaya tayo. Sarap guys. Yeah. Retouch muna. Tsaka dagdag ng arte. Siyempre, para, kailangan may crumbs para kunwari kinagatan na talaga. Kasi isipin mo kinagatan pero linis, di ba? Yeah, actually may... Ay, ano ba kayo? Parang cream. Ayun. Ano ba yun? May napanood din ako ano dati, webinar on food styling, na sinasabi nila, it's always good to emphasize movement pag nag-shoot down. Oo. Yes. Ito pala, speaking of food hacks, may question ulit tayo from John. Have you tried mga fake food hacks sa food photography? What are your best practices? Fake food hacks. Ano ba? Sa tingin ko yung glue. Actually, yung glue as ano, as milk, ganyan. Effective siya for cereals. Kasi hindi lulubog yung cereals mo. Parang ganun. If ever na may mga cereal shots kayo, ganyan. Tapos, isa pang favorite yun, yung sa ice cream, yung ano, yung potato starch. Yung hindi talaga siya ice cream. Ganyan. Kung payag si client na kunwari hindi siya ice cream na tunay. Ayun. Isa yung mga favorite. You guys can try mixing, because I tried this fake ice cream already back then. You can try mixing, what do you call this one? Baking soda. Then conditioner, and then any, kung gusto niyo ng color, if you don't want the vanilla color, then you should just add in any food coloring that you want, and then put medyo that, mix it, of course, until you get the consistency that you want, and then you put it inside a whipped cream bag, and then you just squeeze it until you get the shape that you want that looks like an ice cream. So, yun. Nice. Tip, guys. Yun yung ginagawa natin sa video. Make sure that your conditioner is color white as well. So it doesn't, you can decide for the color next using your food colorings. Correct. So, ayan. For now, gumagawa lang ako ng ibang layout para doon sa ano, sa parang if ever na gusto nilang magkaroon ng parang ano yung ilalagay sa either website o kaya sa taas ng ano nila, ng cover, ganun. Kaya meron tayong space sa gitna. So, tignan lang natin if it's okay. Ayan, much better.
yun. So again, thank you kay The North Factory, SJDM Bulacan for these yummy treats. Ayan, ating sinushoot ngayon. And yeah, di ba yung kanina yung mga nanalo? Nako, natitikman nyo. Congrats. Congrats sa mga winners. Yeah. Wala sila. Nakamute na naman ako. Wala na mga inisoy. Galing palang Bulacan yung donuts. Oo, always. San Jose del Monte pala sila. Nice. So, ayun. Mag-iisang ano ka pa ba? Layout ka pa? No, okay na to. Pwede ba natin makita nyo? Okay din natin yung layout na. Yan. Ang bilis lang, guys. Diba isang project na yun? Buong campaign na yan. Oh, meron ka ng pang social media, meron kang pang promote ng mga... Ilang oras kayo nag-set up? Ilang oras kayo na din. Mas matagal pa yung set up. Matagal pa yung set up. Matagal talaga yung set up yung mga before. Pero siguro sabihin natin mga 2-3 hours yung set up. Kasi mag-a-ice ka ng table, ano, ganyan. Kasi tapos, may parang streaming setup din kasi. Tsaka streaming setup para dito sa ating mini... the best quality content for you guys. Parang ating mini-shoot, ganyan. Yes, best quality content. The juiciest and spiciest content on the internet. Only here sa Illustrados. Ayan. Sayang, siguro ano, follow nyo na lang sila, Chris, guys, kung gusto nyo makita yung post-edited na post-processed na photos. I'm sure mas malapit ang kakalabas. Post namin yan, i-ano din namin. Tag din namin kayo. Share and namin also, from the, ano, from the North Factory page. Pag na-post na nila. Pag na-post kasi na nila. Kasi sila yung mauna. Kasi it's their brand. Kasi product nila. Client sila. So, kamusta naman kayo, guys? Kamusta naman kayo dyan? Gutom na ba kayo, guys? Masarap. Ano lang. Gusto ko na lang kape. Kumain na lang ako dito. Sakto pang munchies after. Looks so good. Oh my God. Okay. Very interesting talaga itong WSB natin today. And I think this is the most questions we've had sa lahat ng WSB. Kasi ngayon lang nagkaroon ng WSB na live, tapos pwedeng mag-ask ng questions dire-diretso yung mga tao. So, guys, medyo malapit na rin siguro tayo matapos. So, if you have any more questions, please tanongin nyo na si Chris. Although, pwede nyo na rin naman siya i-follow. And pwede naman kayo mag-connect sa group natin. Again, plug ko lang si Work Connections PH. Gutom na daw si Rachel, hoy! Yan, order ka na sa North, the North Factory! Excited na ako, guys. Wait nyo lang, papakita nila sa atin yung mga na-shoot na nilang layouts kanina while we were watching. And you can see for yourself the works of Chris and Casas. Yun nga, guys pala, yung mga ano dito, yung mga small business owners or yung mga freelancers dyan na may mga gustong suportahan na favorite local business. Plug ko lang, we have an ongoing contest. You can learn more about it on our FB page. So please follow Illustrados. Kasi pa nag-join kayo, pwede kayo manalo ng free website. Mahal yun, ah! Wow! Mahal yun! Free website! Sarap! Mahal! Kasi
Dali! That's so good, guys. Nako. Sali ako. Pending free photography service, free FB marketing campaign, and free branding service. So mag-join kayo and please invite yung mga favorite local businesses nyo na mag-join because we did that contest to help uplift yung mga local businesses and talents dito sa Philippines. Okay. Paste ko yung link. Saan na yung post natin? Ayun, okay na. Okay na to. Right, let me just get that link for you guys. I am still not done answering the questions regarding our caravan this coming Saturday for small business owners. It's a certification with Google for digital marketing. So guys, if you are listening right now, if you're interested, so please send in the links again over our group chat here or our chat box in this session. Please register. This is for free, guys, and this is in partnership with Google and Illustrados. You'd get a certificate for this one, so please go ahead and go to the link and register. I'm still not done answering questions regarding this one, so I still see that there's still free slots for this webinar session. It's actually a closed webinar session, guys, so go to the link and see you guys there. Yan, I sent in the links sa chat box. So, mag-join na kayo dyan, guys. Join kayo sa Work Connections PH group para ma-expand yung networks nyo. Marami nang nag-join doon. Mga digital marketing, tech, creative, sa content peeps. So, kung gusto nyo magkaroon ng clients or mga kakolab, mag-join kayo doon or maghahanap ng inspiration for your work. Please join our community and I just saw Rachel joining in. Yeah, lahat din ng mga past and future WSB speakers natin, we will be having dun sa Work Connections PH group. So please don't forget to join kasi pwede nyo silang kausapin doon. Pwede kayo mag-connect sa kanila. Okay. Current. Again, sa mga hindi nakarinig kanina, I also pasted yung link dun sa contest namin for local businesses. So, if you have a business or if you know anyone, if you want to support your favorite local business, if you want them to get a free website, if you want them to get free product photos or a free Facebook marketing campaign or a free branding service for their business, please send them the link or kayo rin mag-register kayo. Okay. Hanggang December pa naman siya, but I suggest mag-start na kayo, sumali kayo para mapansin agad kayo. And lastly, yun nga, yung mention ni Lois, sinend ko na rin yung link, guys. It's the Google Caravan registration link. So, if you attend, you can get a free certificate from Google on their branding and digital marketing webinar. This Saturday na siya, guys. So, register now. Habang may slots pa kasi, I think hanggang, ano ba? Di ko sure hanggang ilan. But I think we have a few slots left. So, join na kayo kasi. Sayang yung certificate. Okay.
kumusta naman dyan, Chris? Ayun na ba yung last layout natin? Nakamute yata kayo. Ayan, sorry. Oo, tapos na tayo. Last layout na to. So, ganun-ganun lang, di ba? Nakarami tayo ng shots. Pangilang post na yan sa FB. Oo, dami na yan. Oh, yun, ganun lang. Basta ano lang, play with the items, products. Kung halimbawa, meron kayo mga props, ikot-ikot ng props, ganun. Kung wala, yung items yung iikot-ikot nyo. Ganun. Oo, pwede din kayo maglalawa kung super duper fun ng mga colors na meron sila. Pwede din kayo maglagay ng mga sprinkles. Kaya yung parang mga ito, mga extra na items. Yan, so lalagay natin siya ngayon. Pero yeah, after nito, wala na, okay na, tapos na. If you have any questions pa pala, just let me know. Para at least nandito pa, masagot na natin agad. Nice. Napaka-useful talaga ng extra ingredients, eh. Diba? Laki ng difference ng may extra ingredients. Kaya, huwag niyo makalimutan na magsabi sa kanila na kailangan niyo ng extra ingredients if ever para mas maging dynamic ang inyong mga photo. Kasi nga may dog pa sa set. What is going on, guys? Tech Bro Charlie here and welcome back to our Galaxy A72. Huawei's back with the Nova 9, and the cameras really are something special. But just how special? We're going to find out by putting it up against the popular Samsung. Yan, and that's it. So, ayun, final na talaga, final shot for this set. Ayun, so do you guys have any questions? Or mga gusto pang malaman? Or mga baka may questions kayo nung nagsushoot, ganyan? Just let me know. Feeling ko ano, feeling ko i-post mo na lang dun sa group yung mga equipment mo, mga Shopee link na yan. Sa mga Shopee link ko, pwede, pwede naman, sige. Para malaman nyo din yung mga ganap. Lalo na yung background na ko. Yung affiliation links. Yes. Wala. Wow, sana. Sana. Uy, gagawa nyo yung Shopee account mamaya. Sa 12-12. Nako. Yan tayo. Pati po. Alright. So, papakita nyo ba, Jazz? Ano yun? Sorry? Can you show us yung mga
photos na na-shoot natin for today. Okay. Oh, sure, sure. Just to... Yeah, sige, pakita natin. I'll switch the camera. Yan. Just recap lang. Okay, kitang-kita niyo naman, guys. So, it, I think halos 1 hour lang yung shoot, no? More or less, yep. The super dami na nun. Ito na lang. Yan. So, without editing pa. So, yan. I think, ito. Ito yung mga ibang mga na-shoot natin. So, yung iba dyan, iniiba-iba lang ng angle, ganun. Dinadagdagan yung ibang shots. Binabawasan yung ibang shots. Kasi may first natin. Wait, simula natin sa una. Ay, shots. Ito yung kanina, yung before pa tayo na mag-start. So, shinot na namin siya na nasa box. Ayan. So, may yellow and may pink. And then, we decided on the pink one for this set. Tapos, yung isa pang set nila, gagawin naman namin yellow. So, ayun. If may boxes kayo, yun, ilagay nyo na din. Mag-shoot na rin kayo nung nasa box pa siya. Tapos, shoot din kayo ng, yeah, pwede ng mga ingredients, gano'n. Then, after nung mga nasa boxes, yan, isa-isa, parang ganito, para sa mga e-commerce, ganyan, o kaya pag kailangan nila ng mga flavors, gano'n. Yan, shoot nyo lahat ng flavors para hindi nyo na, ano, para hindi nyo na papalitan yung angle, ganyan. And then, after nun, mag-move na kayo sa mga, ano, sa mga group shots, yan, start nyo na mag-style for group shots. And then, ayan, play with it lang. Ganon. So, ayan, di ba? Iba-iba lang na iba-iba lang na layout na pag-style. Ayan, pero lahat, parang mayu-use naman siya. Tapos, kapag diba magbibigay kayo ng mga parang choices kay client, make sure na yung mga ibibigay nyo is yung mga yung mga napili nyo na maaayos. So, pwede siguro 2-3 na same shots or same layout, pero ayun, more than that, yeah, medyo overkill na. Unless gusto nila makita yung lahat talaga. Pero yeah, better if pilian nyo na pilian nyo na yung magaganda. So, ayun. Yan, here are shots. Tapos ito na yung sa end part. Yan. Ayun. So whole campaign na. Wow. Yung buo na siya. Ayun. Social media campaign. Right. So there you have it, guys. Nakita nyo na kung paano yung nangyayari when you do basic food photography setup from your home. Diba? So, maliit lang yung kailangan yung space. You don't need much. Just the right amount of lighting and the right equipment. Diba? So, sabi nga ni Chris kanina, kahit phone, pwede. As long as you have good lights. Diba? Okay. So, nice. Yes. So, balik ko lang si Blech yung presentation. Okay. Nice. Again, thank you, Chris, for imparting so much knowledge. Hindi lang sa akin, pati sa lahat ng umattend for today's event. And I hope all our attendees learned a lot and can take away a lot of new skills na pwede nila practicing for their own food photography or food styling careers dahil sa quick webinar natin today. So, again, if you want to connect with Chris, please follow her accounts and visit her website. You can also connect with her sa group natin. Please join Work Connections PH. Andun din si Jasper. So, if you ever need anything or if you have any questions related sa food photography, food styling, or video production, you can talk to Chris and Jasper there or pwede mo sila i-follow sa mga IG nila.
So, kayo ba, Chris, Jasper, may gusto ba kayo mention before we... So, yeah. So, follow our pages. Ayan. Facebook.com and Instagram.com. Ano yun? / Chrissy Casas. Yun. ChrissyCasas. Or you can go to my website at ChrissyCasas.com. And Jasper? JasperLawan.com. Pero, wag na yun. Mas importante. nagbigay ng yan ng donuts, ng giveaway donuts na the North Factory sa may sano sa Del Monte, Bulacan. Yes. So maraming salamat pala, guys, before you go pala, please can we please all take a photo to immortalize this moment. isa, wait lang, question, isa pa lang yung ano, di ba, yung nanalo, di ba? Tatlo. Tatlo na. Yeah, sorry. So kunin na lang namin yung contact information nila, then mag-order sila sa The North Factory na page. So sisend din namin, oo. Yun. I'll send you guys yung email nila. Chinat naman nila. Okay, guys, can you please turn on your cameras for a quick photo op lang? Alright, may taga-take na ba tayo ng picture dyan? Can't take pictures of Kia, you would have to. Ay, yung pala yung tura ni Kim. Hi, Kim! Wait. Hello, guys! Hi! Ang dami. Cute niyo. Screenshot mo nga, Jasper. Di ko ma-screenshot sa akin. Oh, no! Wait lang. Give me 5 minutes. Okay. Do that on your end. Change layout. All the tiles. How do I do that? You have think... settings. Change layout. Ayan, yeah, tiled. I'm not sure if JM is hearing me. Picture pala. Yeah, you can do it. Command shift. I can do it. Okay, let's go, guys. Thank you for attending. Please flash us a smile real quick. Right. Thank you for turning on your cameras. Mga camera shy pa naman tayo lahat. Thank you. Sister. Hopefully, you guys have fun with our session today. Again, first live session for food photography. What do you buy, Jasper and Chris? So. And again, we will be having more future WSBs on the next following week. So please follow our FB page so na makita nyo kung yung schedules and what's coming up. So you can register them. Nakakatakam naman yung pinapakita mo dyan, Chris. Nagugutom na. Yeah. Okay. So, congrats sa mga nanalo ng half dozen. Three winners natin na half dozen. We'll send those over to you. Food panda na agad. Lala mo. Okay. So, ayun. Alright, that's it. Thank you, guys. Thank you again for having me. Thank you so much for inviting me. Illustrados.